Sabihin mo pa more than a month, sabihin mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. Sagot. Oh, you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla. So pwede talaga mangyari yung istorya ni Jimmy Laportesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree, Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa cell number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa tatlong Chinese. Sasama nyo nga sa dalawa eh. Actually, kanina na-establish na yon na yung dalawang PDL na pumatay ng tatlong inchik after IS, dinala sa Bartolena, pero just for a few weeks, tapos nilabas doon sa ICA. Kaya ang question ko nila, bakit yung PDL na pumatay sa tatlong Chinese nilagay doon sa ICA in which sabi ni Portilesa, yun ay para sa mga force multiplier. In short, minimaximize pa sila. Parang binigyan sila ng favor dahil sa pagpatay nila sa dalawa. Now, yan ang unang tanong. And that, sabi mo kanina, Poro, that is the discretion of the superintendent that time in which si Superintendent Padilla. Tama? Yun ang sagot mo kanina, di ba? Yes, sinagot mo rin kay ano, kay... Now, Superintendent Padilla, Colonel Padilla, what can you say about it? Why did you allow the two PDLs to be put in the ICA? Ginawa niya pang force multiplier. Oh, you answer. After nung Bartolina, after na nung investigation po yun, matagal, mga more than a month siguro. No, sabihin mo pa more than a month, sabihin mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion, and that's your authority. Sagot. Oh, you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C. Mr. Chairman, refusal or evasive to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Superintendent Padilla for violating Section 11, Section 11, paragraph C of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, duly seconded, hearing no objection, the motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla. Congressman Paduano. Mr. Chairman, before the second motion that will be moved by the members of this committee, let me remind the Superintendent Padilla, former Superintendent Padilla, now Colonel Padilla, that you have all the rights. You can also make a motion for reconsideration. That is your right. We follow due process in this, but after, the day after that you will be detained, either in the House of Premises or wherever the chairman will decide. Congressman Paduano, what is the pleasure of the body as far as the person cited in contempt
contempt penalty pursuant to Section 12 of our rules. Any motion? Mr. Chairman, ganito po. Since the violation of Colonel Padilla is in violation of Section 11, Paragraph C, it's up to the members and the chairman to decide whether how long he will stay in a facility that will be decided by this committee, of course. What is the pleasure of the body? Mr. Chair. Congressman Akop. May I respectfully move that he, Superintendent Padilla, be detained for 30 days? So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Superintendent Padilla for 30 days. Duly seconded, hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair. Congressman Akop. May also move that he be detained at the Bikutan City Jail simply because our detention center is presently full. So move, Mr. Chairman. There is a motion to detain Superintendent Padilla at Bikutan. And duly seconded, hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Last quick question lang. And just to remind everyone, to the resource persons, please answer truthfully. Because at the end of the day, lalabas at lalabas din. If not today, lalabas din po later. Ang katotohanan, especially Chief Inspector Poro and dun po sa isa pang opisyal ng ano. Please, di po namin gusto to, but this will deliver a message to all resource persons. Now, Mr. Chairman, lastly, Mr. Chairman, with regards to the two PDLs, in your sino pang salaysay mo, Tata and Magdadaro, di ba sabi nyo, pinasok lang sa bulsa nyo yung kamay din, binukot na yung droga? Opo, Your Honor. O, para they have all the reason para ilagay kayo doon sa Bartolina. Tama? Opo, Your Honor. Magdadaro, tama ba? Yes po, Your Honor. Now, since, ayaw ko na tanungin si Superintendent, hindi naman ito sasagot eh. Ikaw, Foro, after that you have recovered an illegal drugs in the possession of the two PDLs, did you file a case against the two PDLs? Ito on record, ha? Mati-check din namin. Sir. If you're lying. Ang advice po ni sir, nung sinireport ko, sabi niya, wala namang laman yan. Huwag na natin pala ng criminal case. Oh, then? Admin case na lang, sabi niya. Oh, then, may problema kayo doon. Di ba? Alam mo yun, may problema kayo, di ba? Why did you allow yourself to be used by the super? Why? Ay, order ni super, sir, wala kaming... Because that's the order of your superintendent. Yes, na huwag na lang ipala ng kaso. Ikaw? Admin na lang, sa admin case na lang po. Oh, yun ang problema. Illegal drugs? Admin? Mr. Chair, walang laman po kasi... Sorry? Sabi daw kasi ni sir, walang laman, wala namang laman yung sachet. Walang laman. Wala lang laman, ba't nilagay niyo sila sa Bartolina? Di ba? Bakit it now prove? It now proved with the statement of Oro, you cannot withdraw it because if you withdraw it, I will again also cite you in contempt. Dahil wala, sandali, patapusin muna ako. Dahil walang laman, sabi ni Superintendent, why did you put the two PDLs to Bartolina? Wala palang laman eh. There's no basis to put them in the Bartolina. No violation. Di ba? Yes, Chairman. Pwede po. Okay, we'll allow Chief Opo. Inspector Noni Poro to... Kasi po, sir, nung makuha po yung walang laman, tinanong ko po, ano ito? Sabi ni Magdadaro, sir, lalagyan ng candy. Sabi, hindi candy ito, mangliit ito, hindi makasang candy, sabi ko eh. Noong huli po, sige ko tanong ng tanong, umamin po siya na yun po ay lalagyan ng shabu at gumagamit sila ng shabu. Yun po ang nangyari, Your Honor. But still, you didn't file a case against them. Admittedly, nag-admit, palagay na natin, for the sake of argument, giving you the chance, no? Now, ang question is,
Nag-admit ang dalawa gumagamit ng Cebu. Why didn't you file a case against them? Yan to justify kasi that indeed, binartolina namin. Because in the very first place, wala talaga kayong nakuha doon na droga. That was the plan from the very start for them to be put in Bartolina. Puro, I will not cite you in contempt. But again, as I've told you and all the members at the resource person, this is just to warn you. Huwag tayo maglukuhan dito. I've been in Congress, I was not born yesterday. I've been in Congress for 11 consecutive years. Kaya hindi tayo pwede maglukuhan dito. Yes, Chairman. Tio, ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? Anim po. Anim. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang dalawa lang ang nakalagay. Yung anim, yung lima, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki? Yes po. Tatlo yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yun? Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Ah, punong-puno? Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante? Meron pong dalawa. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon... Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes, tapos po. Ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyo. Rest day ko po yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your Honor, sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yun? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung tatlong malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa tatlong Chinese. Sasama nyo nga sa dalawa eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng selda. Hindi mo alam yung laman ng selda? Kasi mayroon din po ako ng charge. Tinuturo niya, hindi niya alam. Hindi rin siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Eh kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa doon sa umpisa. Ha? May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy Lafortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon? Oh, bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Oh, kasi yung depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo mahina. Yes, Your Honor. Pero yes. Wala pong nangyari na... Wala. Hindi ko tinatanong yun po. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si
La Fortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talaga mangyari yung istorya ni Jimmy La Fortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Mr. Jimmy La Fortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, yung nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo? Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating na pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao. Napusasan na? Opo. Okay. Eh, sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So, ikaw? Opo. Okay. Noong natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, Your Honor, kung ano, bakit anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, maroon kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-iimbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, opo, pinailan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan nung ICA compound, sir, inmate custodial aid. Inmate custodial aid, your vice chair. Para saan to? ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng Superintendent, Your Honor. Abay, kapatid. Discretion po ng Superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon, pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga, kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa discretion po ng Superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa Bartolina dahil
nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga nagkaroon sila ng shabu, binartulinan ninyo. Yung pang pumatay ng tao. Nabartulina na po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa tatlong insik. Dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartulina na po pero sila. Pero bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Nabartulina muna sila ng ilang buwan? Opo. Bago napunta sa ICA? Opo. Pagkatapos ng krimen? Opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala pagkatapos ng krimen dinala at imbisikasyon dinala kayo sa Bartolina. Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob, in-outsell kami labas ng Bartolina. Ah. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw 'yon? Dalawang linggo, tatlong linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad sa outsell lang tawag doon, outsell. Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos? Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan. Thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Just to follow up, no? Chief Inspector Foro, tinanong na kita kanina eh. Yes, sir. Nagsinungaling ka rin sa akin. Wala talaga kayo nakuha eh. Pwede po tanong, pwede po magsagot, sir. Sir, pwede po magsagot. Mayroon po nakuha, yung sashi po, may nakuha talaga po. May shabu ba yung sashi? Walang laman. Pero nung inimbestigahan ko, sir, sabi niya, gumagamit sila ng shabu, sabi niya. Mr. Chair. Congressman Acop. I would just like to explain the reason why I recommended or I moved that Superintendent Padilla be penalized for 30 days. Kung titignan po natin dun sa proceedings natin ngayon, ang dami na niyang offense eh, as superintendent. Isipin ninyo, na-prove natin na may deadly weapon dun sa loob. May shabu. Tapos may mga cellphone. Hindi naman mangyayari yun kung hindi alam ng ating superintendent eh. That is precisely the reason why, Mr. Chair, 30 days po yung aking minove. Thank you. Thank you, Congressman Acop. Superintendent Padilla, are you when are you retiring? This year, Your Honor. November. Okay, thank you. So, Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Abante, and then Congressman Paduano. Congressman Fernandez, you're recognized. Okay, Congressman Fernandez is yielding his time to for Congressman Abante. You're recognized. Thank you. Thank you, Congressman Fernandez, for yielding your time to me. Napakabait mo, Governor. Anyway, kayo pong dalawa, si Magdadaro and Tata, no? Yung sinabi niya kanina, na ang sagot ninyo eh yung ano ng candy. Totoo ba 'yon yung sinabi niya? Mr. Manadar, totoo ba 'yon na sinabi niyo sa kanya 'yan? Empty sachet po, Your Honor. Ha? Kuha sa akin, empty sachet. So hindi mo sinabing balat ng candy o ng candy. May nakahalong candy sa bulsa ko. Ha? May nakahalong candy sa ang bulsa ko. May kahalong candy. O ikaw naman, Tan. Mali, hindi siya po ang nag-ano sa akin. Nag-searching. Hindi siya. Ano, no? Hindi siya hindi yung siya. Nag-searching sa akin. Hindi iba. Si Poro iba. Ang nag-search sa'yo. Sino? Si Sir Munoz po. Sino yun? Sir Munoz. Sino yun? Inspector Poro. Si ano? Hindi po, ako po ang nag-search sa kanya, Your Honor. Ako po. Ikaw ang nag-search din sa kanya? Opo. Oh, Tata. Hindi po, maghiwalay po kami ng brigada eh. Nasa dos po siya, nasa uno po ako. Nasa bilangan po kami, pinatawag ako sa uno. Siya sa dos. Yung nag-searching sa kanya po, si Sir Puro. Sa akin, si Sir Munoz. Mr. Chair, gustong sumagot po ni Inspector Poro.
una naming sinerge si Tan doon sa kanilang brigada, sa kanyang tarima, nakahiga pa siya nung naabutan namin, sir. O, sabi ko, tayo, kayo mag-search namin. Pag-search ko sa kanya, mayroon din empty siya shape. Pati yung sa kanyang tarima, sinerge namin. Yun, nakuha namin siya ng empty siya shape. Umamin siya na gumagamit siya ng shabo, hinanap namin si Magdadaro. Nakita namin si Magdadaro, sir, doon sa labas ng kanilang dormitory. Yeah, pero ang tanong kasi kanina, Chief Inspector Poro, ikaw mismo nagsabi na walang laman na shabu. Di ba? Sabi mo, walang laman. Empty sachet, plastic sachet. Yun lang ang nakita mo. Sabi mo. Di ba? Ngayon, bakit sila napunta sa Bartolina? Kasi umamin po sila gumagamit sila ng shabu. Yung empty sachet daw po, sir, nagamit nila ang shabu ang laman noon. Halimbawa, may prisoner umamin na siya pumatay kay Rizal. Iba Bartolina mo. Walang ebidensya. Umamin man, sir. Kahit maumamin siya, wala naman siyang wala. May ebidensya ka ba? Yes, sir. Yung kanyang lalagyan na nagamit na daw nila, yung laman. Plastic sachet can contain anything. Pwedeng candy. Pwedeng kung ano-ano. Hindi, not necessarily shabu. So, medyo malabo yung ano mo. Please chair. Proceed. Chair, gusto ko rin itanong, no? Nung napatay yung tatlong Chinese, anong ginawa niyo sa mga bangkay? Sir, ako yung unang nagresponde. Tapos, ikaw ang unang nakakita ng bangkay nung pinatay. Opo. Tapos, may dumating na rin si Super Padilla, pinalabas na kagad yung mga bangkay, pero una mo na yung mga nagsaksak. Ilang, in-inform mo si Chief Padilla? Hindi, may iba na inform sa kanya, sir. Hindi ikaw ang nag-inform. Hindi ako nag-inform. Pero ikaw una nakakita. Ako una nakarating kasi po na-radyohan po ako. Kaya lang, hindi ko maintindihan eh. Ikaw ang una nakakita, ikaw una nakarating, pero hindi ikaw nag-inform kay Chief Padilla. Yes, sir. Tinawagan kasi ako nung radyo na, sir, punta ka mo dito sa may control gate kaya may nangyari. Tumakbo po ako doon. Parating ko doon, inform ako na may nasasakan doon sa PDD, sa Silda sa Ace. Takbo po ako doon. Pagdating ko doon, nakita ko si Magdadaro at saka si Tan, may hawak pong matalas. Sabi ko, ano nangyari? Ang sagot, sir, gidaw-daw manggod Manila. Gidaw-daw daw sila ng mga Chinese. Sabi ko, ilaglag ang matalas sa labas ng silda, sa labas ng Rias. Nilaglag po. Paglaglag, ilabas ang kamay, nilagay ko ng pusas. Saka po, binuksan ko yung Priya, yung pintuan ng jail po. Hindi pa alam ni Chief Padilla yan. May natao sa kanya, ibang nag-report sa kanya. So alam niya na? Opo, may dumating na po siya. Sinong tumawag sa kanya? Hindi ko po alam. Hindi ikaw? Hindi ko alam po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. O hindi mo inalam kung sino? Hindi naman yun mahalaga, sir, kasi may radyo kami. Maaring may tumawag sa kanya sa radyo din o na-monitor niya sa radyo na may nangyari sa... Yung nalaman ni Chief Padilla, siya ba'y nagpunta agad doon? Opo. Opo. Okay. Ano ginawa niyo sa bangkay? Nilabas namin yung bangkay dali sa ospital. Baka buhay pa, ano ba. Pero nagkataon noon, sir, sa totoo lang, wala kaming doktor doon, only pang doktor namin. Only po ang doktor. For autopsy. Ano ba yan? Ang purpose, baka buhay pa o masalba pa. Oo. Opo. Okay. Mr. Chia, yun namang ano, yung nagsabi naman na, hindi ba, anong nangyari sa iyo? Hanggang Biyernes ka lang? Yes po, Your Honor. Monday to Friday po ako. Sinong kapalit mo ron pag Sabado at Linggo? Noon po, kukunti pa lang ang personnel, pero may duty po doon, 24 hours. Keeper pa, duty keeper. Sino? Ang natatandaan lang po namin doon, si PG1 Barco, ang shifting po niya, 2 to 10. Nangyari po kasi yun, mga 8. Anong pangalan? PG1 Barco po. Oo. Nung panahong andun sila, hindi ka ba naka-duty? Hindi po ako naka-duty dahil sa office man po ako, 8 to 5. Hindi po ako nagjo-duty ng gabi. So, hindi mo kilala si Magdadado, sir, saka si Tata?
Sa mukha lang po. Kay marami man talagang PDL din. Okay. Makakilala kayo naman, Mr. Chief Padilla, makakilala ba kayo ni Commissioner Leonardo? Hindi kayo makakilala? Hindi po. Ngayon lang kayo nakita? Opo. Oo. So, pinabubulaanan mo, Commissioner Leonardo, na itong dalawang ito nakatanggap ng pera sa kanilang pagpatay sa Chinese. Hindi ko po alam. Wala po kasi akong alam dun sa sinasabi nila. Alam mo, nakakalito yan sapagkat ikaw ang tinuturo ng Narsolis eh, na ikaw ang pinakabus nila eh. Sapagkat kaibigan mo rin yung kanyang girlfriend eh. Totoo naman po na ano, under ko po talaga si Narsolis. So, at kaibigan ko rin po si Colonel Garba. Bakit ikaw ang tinuturo ni Narsolis na boss niya? Hindi ko po alam ba't akong tinuturo, Mr. Chair. Oh, okay, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Abante. And lastly, Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you so much, Mr. Chair. Alas 6 na po. So, we still have one issue that we have to tackle. Can we pursue the next issue? And siguro, excuse na po natin yung mga resource persons natin in the second issue. So we can immediately proceed to the next topic, Mr. Chair. Unless there are objections, but the chair is just a short manifestation lang. Another. Yeah, yeah. Short okay. Lang po. This is addressed to ano to Mr. Chairman to Inspector Foro to okay. The chair. Sige. Alam mo Inspector Foro, ano na eh, ang puzzle almost done na eh. Almost done na 'yon. Alam mo ba, ngayon ikaw, chief inspector ka ngayon, you have still your career. Ilang taong ka ba ngayon? 52 po, Your Honor. 52, so 4 years from now, you will retire. Depende po yun. Sa kami po hanggang 65 kayo, 65 tama. Po kami. So ang compulsory nyo is 65, di ba? Opo. Now, ato lang ha, I will not force you because dapat voluntary to. But if you will ask in the next hearing for an executive session, baka gagaan yung ano mo. Kasi you are involved. Kahit sabihin mo pa, hindi ka bahagi ng plano. The mere fact, this afternoon, it was proven that you're part of that shabu-shabu case, that way na, ano sila, na Bartolina. May problema ka. May kakalagyan ka doon sa ano. Sayang yung karir mo. Kaya, as of now, pag-uwi mo, pag-isipan mo. Because in the next hearing, I will ask you again. Because having an executive session should be requested by the resource person. Na po. Yes, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Is there any motion? Mr. Chairman, since there are no other members who wanted to interpellate the resource persons for the second issue, I move that we suspend the EJK topic and move to the next topic of POGO issue. Okay, there is a motion to temporarily suspend discussions and deliberations on the issue of the extrajudicial killings so that the committee can proceed to the next. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. So, maraming salamat sa ating mga witnesses. Please expect another invitation na manggagaling sa Quadcom para kayo po ay humarap ulit dito sa committee ito. For Superintendent Padilla, ComSec, please coordinate with our Sergeant at Arms, the Office of the Sergeant at Arms, and assist Superintendent Padilla and coordinate with the Bikutan, ano ba? Bikutan. Detention Center. For his temporary detention at the said detention center.